Balita at ang tanong ko nga po kung may pakialam ba ang ating presidente sa mga nangyayari ngayon, pero isang OFW ang umuwi ng Pilipinas para siguro mag-spend ng Pasko. Siyempre, masaya ang Pasko sa Pilipinas, mga ate at kuye. Pero si Nawing Palad po, nasaksak na patay ang ating kababayan. Talaga namang kalunos-lunos, tama ba yung term? Diba? Parang matinding dagok ito, hindi lang sa kanya, kundi sa kanyang iiwan ng pamilya dahil usually ang mga OFWs po ay mga breadwinner, 'di ba? Sila ang tumutustos para sa pamumuhay ng kanilang mga kamag-anak na nasa Pilipinas. Usually yung OFWs 'yan eh. Kaya ka nag-abroad para dahil wala kang makitang hanap buhay sa Pilipinas, or maybe ikaw ang magpapaaral sa mga kapatid mo, 'di ba? Or sa mga pamangkin, isa-sacrifice mo talaga ang sarili mo, mapapaliw ka sa mahal mo sa buhay. Dahil nga po kung may trabaho ko man sa Pilipinas, hindi magiging sapat. So, isang kababayan, I think itong picture nito sa Okada to. Yeah, maybe this is in Okada, Manila. Familiar sa akin yung lugar. Comment nyo nga po kung Okada yan. So, ito po yung balita kanina lang from GMA7. Oh, sa halip na masayang Pasko, kamatayan ang sinapit ng isang babaeng overseas Filipino workers na kauuwi pa lang sa Pilipinas. Oh. Ang biktima, hinihinalang na damay lang sa hidwaan. What? Okay, hidwaan. Hindi naman hold up ang nangyari. Nadamay lang sa hidwaan ng suspect at kasambahay ng kanyang kapatid. So, yung kapatid nitong OFW ay merong kasambahay or katulong. Kaso mo, may awayan. Yung katulong ng kapatid niya, nadamay siya. So, parang mass killing. Pinatay lahat ng ano, ng nasa loob ng bahay or something. Huwag sana ako ma-strike ha. Panoorin natin yung video, mga ate at kuya ha. May video naman to eh. Eto. Alright, let's watch. Sana. Labing limang saksak ang kumitil sa isang OFW na umuwi sa Pilipinas para sana makasama sa Pasko ang kanyang pamilya. At batay sa investigasyon, nadamay lang ang biktima sa insidente na ayon sa mga polis ay crime of passion. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Sa loob ng bahay ng kanyang kapatid sa isang exclusive subdivision sa Antipolo, Rizal, natagpo ang patay si Kenneth Minica Siming, 29 na taong gulang na OFW. Hindi bababa sa 15 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng kanyang tinamon. The worst Christmas ever. We were looking forward to have fun this Christmas. Kahit simple, mas masakit dito. Napakabait ng tao niyan. Mahal siya ng mga bata. Yun ang hindi mababalik. Ang anak ko nga tawag sa kanya, mami. She's a very good person. Didn't deserve this. Ang person of interest, si Art Tondo, dating tauhan ng pamilya na nauna nang pinaalis muna. I said that, made it in a nice way na magbakasyon ka muna. I already had some bad experiences with him through yung mga pera, paghahandle ng pera, paghahandle ng tao. Yung ugali niya medyo mahirap ng sa pakisamahan, mayabang. Palabas ng subdivision, dala ang isang bag at nagpupunas pa ng kamay. Subject na ng follow-up operation ng tricycle na kanyang sinakyan. Tapos na pong mag-imbestiga ang PNPC of the Crime Operatives at pinahintulutan na po tayo ng pamilya ng biktima na makapasok dito sa crime scene. Narito po ang ilan sa personal na kagamitan ng biktima, makikita pa ang tigmak ng dugo sa kanyang damit. Maging dito po sa sofa. Ayon sa investigasyon, dito po natagpuan ang labi ng biktima. Ang kanyang ulo ay malapit sa pader. Meron hong mga marka pa ng dugo dito sa pader na yan. Ang kanyang paa ay narito po sa aking kanan. Meron din tigmak ng dugo sa flooring. Ayon sa investigasyon, mga kapuso, hindi pa basta umalis ang suspect at nagpunta muna ito sa maid's quarter dito. Ang palatandaan, yan hong marka ng dugo na yan sa pintuan. Sa kanyang pagtakas, hindi ho siya dumaan sa main door kung saan siya pumasok. Dito ho siya dumaan sa laundry area. Naglakad palabas ng pintuan na yon patungo sa labas ng subdivision. Ayon sa kaanak ng biktima, malabong robbery ang motibo sa krimen. Kung pagnanakaw, bakit yung cellphone lang ni kanisang nanakaw samantalang katabi niya sa katawan niya ay yung bag niya na nandun ang wallet niya, nandun ang card niya, nandun pa nga pati passport niya eh.
ang posible ayon sa mga pulis, pilit itong nakikipagbalikan sa dating kinakasama na kasambahay rin ng pamilya ng biktima. Binlock niya. So wala lang recourse yung suspect kundi dumalaw sa kung saan siya ay kasambahay doon sa pinangyari ng krimen. Wala raw sa bahay ang dating kinakasama noong mga oras na pumasok ito kagabi at ang nadaktan at posibleng napagbuntungan ang biktimang OFW. Patuloy ang follow-up operation para mahuli ang person of interest. Nadamay lang no, sa crime and passion yung biktima. Delikado po ang tao ito. Ano? Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. So hindi kaya nagpupulvoron din yun mga ate at kuya? What do you think? Okay, granted, hindi siya, hindi hold up ang nangyari. Pero nakakalungkot dyan, OFW yun. May, makikialam kaya si Kuting? I mean, yeah. Ano ang gagawin niya? Okay, hindi yun pinas lang ng, dahil nga gustong mang hold up para maitustos sa bisyo. Naaning lang sa ano sa pag-ibig sa kasambahay? Naaning lang ba yung lalaki na po, na tsumugi? Dahil mahal na mahal niya yung katulong nung parang kano kanina na brother-in-law nung tapas lang. Yun ang inabutan, wala daw dun yung kasambahay eh. Oh. Well, yung lalaki mukhang tao rin nung brother-in-law, di ba? Pinaalis na nga lang yata nung brother-in-law nitong OFW na parang foreigner na ang mukha pa. Mukhang kanu-kanuin, mukhang may lahi. Pero papaslangin talaga, hindi naman yun ang pakay niya eh. Ito, hindi ito ang pakay nung lalaki. Kung may galit man siya sa jowa niya na katulong nung kapatid nito, bakit ito ang tinegi niya? Baka yun yung nagpupulvoron mga ate at kuya. Kuting, ano itong nangyayari sa Pilipinas? Oh, kalat ang pulvoron, kalat ang krimen, and now OFW. Diba? Dito sana magpapasko, tas ganyan ang nangyari. Well, ano pinagkakabalahan ni Kuting ngayon, mga ate at kuya? Ito ang nakita ko. Nga pala, may mga post-post siya patungkol sa ano, ha, sa, talagang, sa, LGBT. May ginawang resolution or whatever si Kuting para sa mga miyembro ng third sex, no, mga kami nga LGBTQIA+, mga girl boy, hindi mga bakla tomboy. Hindi pala kasama ang girl boy. Lesbians, gays, transgenders, bisexuals, ano yung I? LGBT. Nalimutan ko yung I. And then A. Dami. LGBTQIA queer, may queer pa nga. Mm. Oh, basta mga ano yan, mga Becky at mga Tumbapatis. Oh, may ganun siya, kailangan daw ano. Yun ang inauna mo, Kuting. And eto rin ang nakita ko, oh, ayan, oh, nagyayaya siyang pumunta sa Malacañang. Diyos ko, sa lala ng traffic ngayon. Oh, punta kayo sa Malacañang, dito kayo mag-celebrate kasi meron siyang mga park-park na ganyan, may mga palaruan. Oh, may pasimbang gabi din sa Malacañang. So, tara daw sa Malacañang. Welcome daw ang lahat. Masaya daw doon. Bakit? Nilalangaw ba? Marami namang tao, ah. O may pasimbang gabi, may itong mga inuuna mo, Kuting, ginagawa mong peryahan ang palasyo. Well, okay naman yan, pero ang daing problema ng Pilipinas, pangitang pangita. Baka yung lalaking tumegi sa OFW, bangag yun eh. Bakit niya papatayin to? Hindi naman yan ang hinahanap niya. At bakit siya pumasok sa bahay na hindi naman siya welcome or hindi siya nagpaalam na dadating? Tapos pumatay ng nandun, ng inabutan. Oh. Ha, Kuting, gawa mo to ng paraan. Ang inuuna mo, mga perya-peryahan na ganyan. O, ayan. Nagpapabango kayo sa mga mauuto nyo. Sino pupunta sa Malacañang? Sinili po kasi mga ate at kuya ang lagay ng traffic ngayong 24. Balitang-balita po, ano, ang heavy ng traffic. Dali, tingnan ko yung sa GMA, ha. Ayan, even yung mga flights sa NAIA, o mga ate at kuya, balita rin. Oh, ang tindi daw, agahan na daw ang pagbiyahe dahil ano na, siksikan na. Ayan yung PTEX, oh.
Inaasahan na 180 plus ang passengers kasi nag-uuwian po ang mga kababayan natin. Ito rin yung di ba, day off. Long weekend mga tat kuya eh. Linggo na ngayon dito, 24. Ang Pasko sa Pilipinas ay 25 Monday. So long weekend, di ba? Tatlong araw na walang pasok. So mag-uuwian, sa kanilang probinsya, mag-suspend ng holidays. Sino ang pupunta ng Malacanang traffic sa Maynila? Ay di yung mga malalapit lang doon. Kuting, niyayaya... Mabubwisit lang ang mga Pilipinong pupunta dyan sa Malacanang, maiipit sa traffic, diba? Pag-uwi, ganun din, ipit din sa traffic. Puro kayo, concert, kasiyahan, kung ano-anong ganap nyo sa Malacanang, pati yung birthday ng jowa ng politiko, dyan yung sineselebrate. Ngayon, aabangan namin ang pahayag mo, OFW ito. I mean, dapat pantay-pantay naman ang touring sa mga Pilipino, mapa-OFW ka man or taga rito, basta... Diba, may nangyari hindi maganda sa'yo, dapat i-address to ng Pangulo. Baka mamaya yung pumatay dito, adik-adik pala, ano ko ting, gagawa mo ng paraan, hindi part ng sona mo ang pagsugpo sa droga. Wala kang sinabi about, diba, gagawa mo ng paraan ang problema sa droga. Yabang na yabang kayong bilyones yung nako-confiscate yung mga pulburon. Na-confiscate nyo, ang tanong, napakulong yun yung nagmamanufacture? O ngayon ang allegation ni Miss Maharlika, na si Kuting daw ay parte ng narcolist. Ano, papansinin niya yan? Ito kayo nangyari sa OFW, papansinin din niya. Kayo po mga OFW, gaganahan kayong umuwi sa Pilipinas? Baka dapat kayong manawagan sa presidente. Ano magagawa natin? Inalis na yung GC nyo, yung group chat nyo. Di ba may group chat yan? Sina Miss Maharlika, pati si Miss Pebbles, Talakera, at ang mga OFWs. May GC ang mga OFWs na parang inalis na ng mga taga PCO, right? Inalis ni Nabukangkang yung mga nasa group chat na yan ng mga OFW. So parang na-dissolve yung GC na yun eh. Na nandun si na Miss Marlica at Pebbles. So walang pakialam sa mga OFW. Tama ba ako? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.